Hello po mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. At yun nga, nandito na nga po ako ngayon sa Davao City. Ayan, at nandito kami ngayon sa lokasyon ng pinapagawang bahay ng magkakapatid. Sorry, wala pala ako sa Davao City. Nandito po ako sa Davao del Sur, dito po sa Matanao. At syempre, magkakasama na ulit po kami ngayon ng aking mga Go Sister Go! At syempre, excited ako sa araw na ito dahil makikita ko na yung pinapagawang bahay at excited ulit akong mag-vlog dahil syempre ay matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog katapos ng bakasyon. So ngayon lang ulit tayo nakakapag-vlog. So yun na, papakita ko na sa inyo maya-maya yung pinapagawa nating bahay. At bago tayo papunta doon, magtitinggo lang ulit ako sa ating sponsor kay Tito Efren Yap sa kanyang adhikain talaga, no, na mapagawa ng bahay ang magkakapatid. Maraming salamat po sa sponsor niya. Siyempre, salamat din sa lahat ng mga sponsor ng magkakapatid sa kanilang pag-aaral. Salamat kay na Tito Efren Yap, no, sa pagpapaaral din at sa pabahay. Kay Tita Emily Bonifacio, kay Tita Pibilab, kay Tita Caroline Baron at kay Ma'am Sarah Eloreta. Marami pong salamat. Thank you. So yun na nga. At puntahan na natin, no, ang pinapagawa na nating bahay para sa magkakapatid, para makita nyo na excited na rin kayo. No? Although nakikita nyo naman po ito sa vlog ni Pipiting Panday natin. Nakikita nyo naman po ito. No? Sorry, medyo lalaksan ko lang yung boss kasi wala akong dalang mic kasi from airport. Dumiretso na ako dito para magkita-kita na kami. No? Kami lang po ngayon tatlo. Ayan. Si Paul. At ang pinakamaganda, ang nagmamaganda pero hindi ko alam kung saan niya kinuha yon. Bakit may ganyan ka? Bakit may ganyan dahil? Alilinisan mo na? Ayaw ba? Okay, let's go, puntahan na natin ang ating pabahay. Bugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masa Pilipino. Handang magkala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang bugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi na mimili kahit pa na sino. Bugong biyahero, hero ng masa Pilipino. So yun na nga. Ay wow, grabe naman to. Bakit ngayon ka lang? Siyempre! Bakit ngayon? Kung kailan na? Tatagay muna ako. So eto na, ay grabe. Grabe ka, laki ng haligi nito ah. Grabe sa tibay ito mga kababayan, ang laki ng haligi. 16mm ba yan? 16. Ay grabe no, 16mm. Hmm? Ang haligi pa lang po talaga naman, Diyos ko, ang tibay nito. Ang laki ng haligi, oh. Parang natin yung haligi dun sa bahay ko, ah. Kasi ano po, talagang ito po ay pinatibayan, tinibayan kasi nga dito ay madalas na yumayanig ang lupa nagkakalitan dito. So, kaya iniingatan natin yung bahay na mag-iba. So, kaya matibay. So, yun. Ah, ito nga po pala ay half cladding to. Half, ano, pangalan niyan? Half concrete. Half concrete. Concrete? Basta yun. Concrete. ito, hollow blocks. Tapos yung kalahati niyan ay cladding na. Mapapansin nyo, tinan nyo yun, no? Cladding. Basta lahat ng mga bahay dito, ganyan yung design. Kasi nga, para yung nasabi ko na nung unang vlog, para hindi po mapita. Sige, tuloy lang. Masa, naghalo pa. Ah, naghalo pa? Okay. Masarap pa yung maglalo. Mainit ngayon eh. Sarap yan. Grabe, ang laki. Man mo. Ito po ang pinakamalaki. Pinakamalaki ba ito? Ayan. Ito po yung pinakamalaking pabahay ng Pugong Biyahero. At in terms of tibay, matibay talaga ito. Kahit ihampas ko yung ulo ng panday natin dito. Ay, wag na. Yung, wala na, ay, nasagot ka. Kasali ka. Ay, di ko lang po yun. Mukhang sabihin ni Tati. Ngayon ko lang nakita, napakasalbahin niya pala. Ay, ang laki talaga nito. Grabe, ang laki. At ang tibay talaga mga kababayan. Napakatibay nito. Ay, parang ito yung bahay mo, no?
Parang. O hindi kasi, para maging mas matibay at talagang maganda, ang budget po nito ay 600,000 pesos. So, susulitin natin at mapaganda, mapaayos, matibay, walang sablay, talagang matibay at maganda. Ah, doon pala yung harap, no? Asan yung harap? Dito, no? Kasi mayroong right of way pa doon. Okay. Mapansin nyo, yung unang plano ng bahay ay dapat doon. Diba dyan? Ah, dito, no? So, inano natin dito, pinaba. Bakit nga binaba? Kasi mahirapan. Mahirapan kasi ayaw rin naman namin, kasi mapuputol po itong mangga. Dapat din po kay tatay na ano, dyan tayo nilagay. Oo, kasi sayang naman po yung mangga mapuputol, ay mapapakinabangan pa. At may mga bunga, so sayang yung puno. So inilayo, umayag naman si tatay, nag-adjust lang tayo ng sukat ulit ng lupa dito. And itong nandito dito, matatanggal yung konti lang portion. Halahati, but not totally, puputulin lahat. Sayang yung mga puno. Mapiprevent din naman yung ano, para lang hindi siya tama. Kasi minsan yung mga kahoy, pag umaano sa bahay. So hindi naman na siguro. So yung harap po pala nito dito, kasi sinabi ko sa outfit ko, baka medyo nagmamaynila ako ng konti pa. Hindi pa tayo nakapang trabaho ng ano. Kararating ko lang po talaga. Pagbaba, actually, ganun nga ako bumaba sa Mount Apo eh. Hinaakal ko lang taas. Ayan, dito po yung kanyang harap. Yung nakikita nyo, nyo po sa plano, yan yung kanyang harap. Yung may terrace dyan, may something. Dito po yung ano, ports. Ha? Ito yung ports. Ano yung ports? Yung may barko dito? Tourist, tourist niya. Port Hyundai! Ano yun? Ports dito. Ah, terrace. Ang galing talaga ni Madam Yola. Ay, hindi lang si Madam Hyundai. Hindi pa yan? Hindi pa yan. Ay, hindi ka ba yan? Hindi pa dumating. Ay, hindi pa dumating. Okay, kala ko na si Madam eh. Okay. Pang ilan linggo niyo na to? Pang ano ngayon? Pang walo. Pang walong linggo na, grabe ko naman. Walong araw. Ah, walong araw. Hindi ko kaya medyo naman natagalan po kasi... Holy Week. Matigas. Hirap mag-upay din ano. Holy Week din. Tapos Holy Week po, kaya gano. Ang dami din bato. Maraming bato? Magkano na ba yung kilo ng bato? Hindi, nabibenta kasi yun. Kumait yun. Oo, oh, binibenta yun, di ba? Yung maitim. Okay, so yun, i-explain ko lang po ulit. Ito po ay tatlong kwarto. Tatlong kwarto, may sala, may CR. Kompleto yan. May terrace, yung nakikita nyo po doon sa screen. Sa disenyo, pinagkaiba lang niya. Yun nga, cladding siya. No? Pero, grabe sa tibay nito. Pero pag natapos na itong... Ano ang kulay yung cladding natin? White. White man yung nasa kulay sa ano? Sa plano. Oo. Oo, tama, tama. Tapos yung sa ito. Oh, sagad yan yung, ito po kasi yan, nakukompreto yan, sagad yan yung ganto. Ito man yung door, kasi last niya, last niya. Halo lang. Okay. Grabe, tibay talaga. Hindi parang matibay. Yes, kapag. Siguro ko lang talaga para maging matibay yung poste. Ayun, yung poste kasi yung pinaka-importante, magkaling dulan man. Hindi yan babag. Baga dumating yung panahon, yung magkapatid sa buhay, hindi nga gawin to story. To story na. So, yun kasi pagka ganun, medyo malaking budget talaga yun. Kasi titibayan ng gusto yun eh. So, dahil yung budget natin ay yun lang yung ano natin. So, at saka ano naman, hindi naman kailangan magandang maganda yung bahay. Importante meron silang matutuloy na maayos sarili na saka matibay. So yun nga, pagka halimbawa ang magkakapatid ay naging successful na sa buhay nila at gusto nilang palagyan ng mas mataas pa, so pwede naman basta matibay na matibay. Kaya ng pundasyon natin. Kaya ng pundasyon. Sa ngayon, yun muna. Para at least kung halimbawa man mayroong matira dun sa budget nila o at magamit nila sa ibang paraan. Malayo pa yung lalakbayan nila bago marating yung ano talaga. Malayo pa kasi nag-aaral pa ito. Ilan ang nagawa mo? Ilan ang nagawa?
nagawa na. Trabaho? Ay, sama ko? Oo. Bali, apat ang gamit. Taga rito na yan sila. Oo, ba't hindi mo pinakikilala sa akin yung isa, si Nonoy, anak yun ni Tatay Nando. Sumit ko yun, no? Anak ni Tatay Nando. Halika, pakilala mo ako sa mga yan. Hindi ko pakilala itong mga ito, yun. Lumapit kayo sa akin. Ha? Anak ni Tatay ito. Sino dyan? Yung naka blue. Ah, bayot. Blue ang jacket. Bayulit ba yan? Ano ba yung kulay ng jacket mo? No? Blue, bayulit. Blue. Hindi po kasi may langgam eh. Anak yan ni, ano? Sino, Tatay ano? Nando. Si Nonoy. Ah, ito. Kamukha nga ni Tatay. Ito. Ito. Chuhi ni Petra. At yung bayo din. Bayo chuhin mo to Petra? Chuhin mo to? Okay, hi Tay. Yeah, ang kapatid mo naman, tayo nakapit niya po. Sister ka din, Tay. At si yan, ano naman yan? Ano, bayaw. Kapag kamukha kayo. Si Cesar. Si Cesar yan, si Cesar. Cesar Mungkayo. Kapatid niya. Okay. Atay, may challenge ako sa'yo. Ito, hindi mo ito kayang iabot dito. Sige. Ito ilapat mo dito, nakaganda. Sige, ano, ano. Ito ay dadalhin mo dito. Gawin mo muna. Huwag kang agad sumusuko. Sumusuko ka na kaagad eh. Oh, sige, go. Ito, ilagay mo dyan. Patalikod. Ay! Sabi ko na eh. Akala ko isa to nga matigas. Matigas? Sabi ko na eh. Sabi ko nga. Sabi ko na eh. Ano ba yung mga kinukuha mo ito? Kalalaman din. Kalalaman din yung katotohanan ah. O din mo, lagi siya nakaganon. Bakit lagi siya nakaganon? Siguro, ang gulo naman ito. Napunta lang dito, dami napapansin. Tsaka libre kayo sa tubig ha. Oh, libre. Grabe oh. Uy, malinis naman po yung tubig. Kapalayo ng tubig. Pinakunuan mo po yun. Ito po yung tubig sa irrigation. Kaya maganda dito, pag yung magkakapatid nakatira na, magandang maghalaman dito. Kasi nandyan na yung tubig oh. Pwede pang anlagyan ng swimming pool, di ba? Pwede. Oh, pero yung mga pato lang yung maliit. So dito po sa portion na to, yun na yung likod. Dito lang kasi yung ano nila lupa, yung tayba. Pero ang laki po ako, pwede dito maghalaman. So alagyan po yun yung dirty kitchen dito. Dito lang, hindi dito ang dirty kitchen. Ah, doon pala. Doon sa likod pala. So, may natitira, pero maliit lang siguro. Oo nga. Hanggang dito lang yung lupa nila oh. Hanggang dyan na lang yung lupa nila. Yung natroma, pwede magagawa pa din tayo dyan. Pero maliit lang yung dirty kitchen. Kasi doon lang yung exit. Tama. Ito, karpo man dito. Ang tibay nito? Grabe, tsaka ang laki. Dito yung septic tank. Dito yung septic tank. At saka magiging flooring natin, yung may abang na kabilya. So may meron tayong makuha ng lupa? Mayroon naman silang ano. Kasi ili-level pa po ito ng konti. Aangat tayo kasi sabi nila Tatay Nando, kapag daw malakas yung ulan, malakas yung tubig sa lining, aapaw daw dito. Ah, okay. Kasi mayroon pong irrigation. So, pagka malakas yung tubig doon sa lining ng irrigation, naapaw. So, nabaha dito konti. Pero, kaya itataas natin. Okay, para safe din. At least hindi mano. Okay. Paul! Yung pasalubong ko sa kanila, pakainin mo itong mga pinagbabawal sa kanila. Nakain ba kayo ng ano? Bawal ng remote? Aling bibing. Anong aling bibing? Aling bibing. Bibing ka? Oo. Bibing. Aling bibing. Alam mo yung bibing ka nila, pinaghirapan nila yan. Niluto nila yun ng 24 oras. Para maano. Paborito nila to, guys. Ah, paborito ba nila yan? Matagal na kasi sila hindi nakatikim. Matagal na ba hindi nakatikim ng bibingka? Sila lang. Ah, sila? Matagal na po. Bakit? Nung Pasko pa. Ah, may mga asawa pa ba sila? Wala. Ay, kaya. Kasi, yan tinatawag ng mga tigang sa bibingka. Hindi, kasi siyempre mo naman luluto sa kanila. Diba? Eh, ikaw kasi sa gana ka sa bibingka eh. Si ate lagi nagluluto. Eh, tanongin mo daw siya, Day. Masarap ba yung bibingka ni ate? Masarap. Ah, masarap. Ito, Day. Nakapiyan ka na ng bibingka? Matagal. Tanongin mo yung isa. Day, ikaw, nakatingin mo na ng bibingka?
matagal na. Matagal na rin. Kasi na wala pong bibingka kaliki yung niluto. Yung bibingkang ilaw yung hindi na ko. Ah, wala na. Matagal na. Okay. Kasi abroad yung asawa niya eh. Ha? Nasa abroad. Parang iba naman siya sa bibingka lang po ang pinag-uusapan. Bibingka lang pinag-uusapan. Walang magluluto ng bibingka. Ay, bibingka lang pinag-uusapan natin. Walang magluluto ng bibingka kasi nandun ang asawa niya sa abroad. Okay, nililinaw lang naman niya. Okay. So ayan, niluluto na po nila yung bibingka. Hindi yung bibingka. Hindi ba yung bibingka? Oo, stuck na kami. Anong oras na ba? Ganyan pala eh. Yung para sa mga bata, naglalaro lang. Naglalaro talaga yan sila. Naglalaro kayo ng lupa-lupaan ah. Yan ang pinakahirap sa ano? Sa? Construction. Ay hindi. Anong mahirap? Dali nga niya, pinapala lang eh. Di ba? Eh, mano dahi. Dubling sakit niya. Sakit sa... Sakit ng baywang. Ayan na yung bibingka. Kainin ninyo hanggang gusto ninyo ah. Ano lang ba? Nag-alit. Salamat po. Thank you. Ay, kilala niya na ako. Anong sir? Dai! Ha? Ma'am? Dai! Anong ma'am? Sis! Sis! Ayan, nasabihin mo nga, sis. Hindi ko narinig, sabihin mo. Sis! Sis! Magsumisingaw kasi. Okay, mayroon po kasi tayong mga bagong mukha na hindi natin nakikita yung mga kasama ni Eder sa pagpapanday. Wala po yung isang mahaba ang balbas. Kasi pinatapon niya na po kung saan, iwan ko saan. Hindi, taga rito rin po kasi nila. Ano po pangalan mo, Tay? Cesar po. Cesar. Oh. Si Kuya? Larry Bird. Ha? Larry Bird. Larry Bird. Okay. Si Kuya? Nonoy. Nonoy. Okay. Cesar, Larry Bird, Nonoy. Okay. Welcome sa Go Sister Go. Okay, sige, kain lang po mo kayo ng bibingka. Mukhang sabig na sabig si Tatay sa bibingka. What? Okay. Hanggang sa dali nangangarap na makita ka ng personal eh. Matagal na akong nangangarap na makita mong personal o matagal ka nang nangangarap na makakain ng bibingka? Ganun din po. Ah, ganun din. Okay. Nililinaw ko ng taya. Si Tatay oh. Hindi ko mabuha ko itong baba ni makita natin sa video nila. Okay. So yun na nga mga kababayan, medyo mahaba-haba pang kimbutan ito. Dahil alam niyo naman pag nagpagawa ng bahay, hindi naman ganun kabilis. And itong pinapagawa natin dito kagaya ng pabahay natin kay Kuya Jimboy na 2 weeks lang. So mostly magtatagal pa ito ng mga isang buwan. Pero hindi naman tayo nagmamadali kasi pag nagawa naman yan, okay na. Diba? Hindi kailangan madiliin, hindi kailangan... chamba-chambahin, no? Ang trabaho, basta pulido, maayos, okay lang, no? And kapag nagpagawa naman po kami ng bahay, so sinisigurado namin na maayos. At itong mga nandito, na mga gumagawa natin, kahit hindi mo yan bantayan, gagawin nila yan. Apo, di ba po? Di ba? Kahit hindi mo yan bantayan, gagawin nila yan. Alam naman, di nila gawin, di ba? So kahit iwanan ko po yan sila dyan, kahit di namin dalawin yan, nagagawa yung pabahay namin. And I know nyo yan, subok na kayo dyan. O, tsaka pag hindi po kaya ni Eder maghalo ng simento o magano, meron po siyang katuwang, yung misis niya. Hi! O, isa rin po siya, Masador. Okay, so yun lang po yung may update po muna ngayon dahil kababalik ko nga lang po galing Maynila. So, ito siya. So, ito ay napakalaking bahay. Pinakamalaki na pabahay ng Pugong Biyahero. And when it comes sa tibay, talagang napakatibay po nito sa laki ba naman ng mga haligi at mga 16mm na yan. So, yung final outlook nito ay makikita nyo yan pagkalipas ng isang buwan. Ano po? Pang sao sa susunod na linggo. Pang next week naman po kasi hindi naman po ako lagi napaparito. So, kaya yun. O, ito na. Kaya pag ano, hindi na lang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you!
Ay, nay. Pasildo ni Nonoy. Nay, ninakaw nila yung kuan dyan. Yung suha. Opo. Kinuha nay. Hindi po ako ang nagkuha ha. Sige na, ginog mo na yung tinanong dyan. Buha man dyan. Oh, siya may mag-ipsa. Siya na nag-explain eh. Ang galit talaga ng tatay. Gumibuy ka na. Siya na eh, di ba? Siya may alam eh. May kinuha nga nila yun oh. Ay, hinog naman ka ha. Hinog na na. Basta hinog na. Kaun. Ay, kunin mo yung ano ni nanay. May hopia dyan. Hoy, pala ko solar. Wala pa pong solar. Wala kong dalang solar. Galing pa po ako sa Vietnam. Ganyan lang ako nagpababa sa Mount Apo. Para malapit na. Sa dumaan man kami. Galing Vietnam, dumaan dito. Ay, dito na lang ako magbaba. Joke yan. Baka yun yung may bawas ha, nakakahiya. Uy! Uy, pasalubong yung magkang sa Vietnam. Ha? Pasalubong galing Vietnam sila ba? No? Galing Vietnam. Hindi lang ako sure kung galing Vietnam to. Nakita ko lang to sa daan eh. Yeah, thank you very much. Hobby ha. Thank you. Ang ganda na suot mo na eh. At may tigom na mo. Ah, okay. Nagsamba po kaya? Hoy Bees of Domingo. Ah, opo. Tigom. Okay. Osya. Squatro. Squatro. Sige po. Sige po. At kakuyo uwi na. Ako'y marami pong pagod. Kararating ko lang po eh. Dumiritso agad ako dito. Sige po. Salamat na sa suha ah. Okay. Salamat na yan. Ha? Tara oh. Ah, syempre. Ano po yun? Ah, dami na. Wala ka nakuha sa mga bata. Kamias? Limoncito. Ah, limoncito. Limoncito. Grabe yung, alam niyo po yung mga ano ni nanay, lahat namumunga, oh. Balaman sila na. Nakakuha po kami ng suha, ang tamis. Malapit ang putuli yung serbo na namunga sila dagang. Naipin niya ako na ya. Huwag kang madamot na ya. Mangunga ako na ya. Ayun dayo, malapit na. Ito lang panay, baka nagpapakahirap ako. Di pa kainog. Konti lang, mga 5 piraso lang po. Apa ang galing mo, may ano tawag dito? Markot. Yung markot na siya na. Kaya puklon mo na siya. Kalsada man. Ah, nagagawa na ng kalsada na? Kalsada man. Ako na. Ako sa na. Right of way. Ako sa na siyang na naingalan na. Kanang. Tomatis. Bading. Bading ba? Uy, ako bading na yun. Ibang bading yun dahil. Bading. Ah, bading. Hindi yung bad... Bading. Grabe yun ko naman si nanay. Grabe, ang dami. Ano magani siguro gamot siya? Pwede na yun dahil. Ah, opo. Ang dami. Pagkakan ba? Pangpisa sa mga sinigang. Ah, okay na to. Dito. Dami oh. Ay, dami man ang bunga dito oh. Dagan ang bunga oh. Dahil baka paano gusto mo rin ng... Na taga-Iloilo ko. Hindi ko naman sinabi sa iyo. Baka gusto mo rin ng okra. Baka... Ay, mayroon din. Mayroon din pala. Thank you, Mars. Wala yung silupin. Silupin. Ay, wala na. Nanguha naman to si nanay eh. Wala, baka... Konti ilang. Gulay naman na. Ayan. Relax na si Kuano, si Eder. Solve na yung ulam ko mamaya ba? Mayroon na akong okra. Mm-hmm. Asan? Ayun day. Makati man. Nasa Dabodil Sur ka na hindi Makati. Ano nalaman na Ilonggo ka? Ano nalaman na Ilonggo ko? Di naman sinabi na taga-Iloilo ko. Makati, Day. Ako, Day. Thank you, Day. Buha rin ako malunggay. Naipin niyo akong kamunggaya. May darating man itong tiguang. Madam. Mag...
Magkuan kami ng sigang ba? Sarap yan. Ay, sorry. Grabe kayo mga bata po. Pag dito sila tumira, tanim lang sila ng gulay. Okay, ganda man ang lupa. Punta man ang mandamihan. Pagdan nyo na, kaya kamo may nagtanong. Baka gusto mo rin ng tanglad ay. Oo nga nai. Dami oy. Ang kalamansi ni nanay, dami. Talbos po. So okay mo itong malunggay na to. Kay magkuan man. Grabe. Sarap dito sa probinsya. Ha? Oh. Bali 10 piso lang daw ginawa niya. Okay. Dami ni nanay na. Okay, salamat. Ano siya? Ah. Hindi ba bawal sa inyo yan? Okay. Paan mo mix na kami bago? Oo, oh, bawal no? Adventis ra no? Ikaw ra no? Dili ka. At dito po, alam nyo, yung papaya dito, malalaki na rin yung papaya nila. Marangin, day? Ha? Papaya to. Inom na yan, day? Ah, ito po yung marang. Marang papaya. Maranggutan. Maranggutan. Marang pala to. Yun po yung puno ng marang. Okay. Sige, nay, salamat ha. Thank you po. Hoy, hindi na yung kasama. Huwag kang nangunguha ng mangga dyan. Hoy! Nay, pwede mga ayo, ano nay? Ay, mga ayo daw. Hingi daw. Bago ka pala nagpapaalam, pinitas mo na. Huwag na nay, tama na po ito. Isa lang. Okay na po. Nakakaya talaga kayo. Sa isang araw naman po para marami kami na ako. Ay, joke lang mo. Kanyang isuha nila, oh. Nay, thank you, ha. Salamat. O, diba, solve na yung aking gabi mamaya. Mayroon akong ulam. Kailangan lang magmarites ka para may ulam ka. Ay, hindi yan bumba, day. Hindi yan puso, day. Puso yan. Puso yan. Hindi ako pa. O, sige na mga sis! Bye! Bye! Maldito talaga ito. Bye! Yot! Ito po yung nakuha namin yung buha doon. Kay Lami man. Kay... Dito sa bukid. Ha? Kami sa bukid. At sa bukid. Mga sundalo. Mga vlogger, saka sa bukid. Kay... Sige lang. Pagkuhan suha. Kay Lami man. Kay Lami man. Sige na po, bye-bye. Thank you so much. Bye! Mainit ang panahon at kailangan mong magtipid ng kuryente. Huwag mag-alala dahil meron tayong solar stand pan. Pwede mo na itong gamitin gamit ang solar panel at pwede rin ito sa electric. Napakadali lamang nitong gamitin. Isaksak lamang ang cable ng solar panel sa stand pan. Ibilad ang solar panel direct sa araw. At ayan, pwede mo na siyang gamitin. Napakaganda nitong solar stand pan na ito at napakatibay. Meron na rin siyang ilaw at pwede ka ritong mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na at mag-message lamang po kayo sa aming Messenger account at PBTIM Solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng PBTIM. Maraming salamat po!